Hello everyone, I'm Fernando Pabrigaras. Kasama ko sa taga po ngayon yung kumanta ng viral song na Just Once. So, kung gusto nyo pumatik may mas simple pero masarap na luto yung Pilipino, please watch sa channel ng kaibigan na si Richie Sapanta. And also, please subscribe sa channel niya, like and share. Yung channel is The Simple Rich Menu Channel. So, maraming salamat po. By the way, just call me Tagapo for sing a song, our viral song Just Once by James Ingram. And please subscribe the Simple Menu Rich Channel. Bye-bye. Subscribe na rin po sa channel namin, Fernando Fabrigaras and Marlux Channel po. Thank you very much and God bless us all. Okay po mga dudes, ngayon po, isa na naman pong simpleng lutuin ang ating gagawin. Ayan po, meron po tayong pink salmon. 3 piraso po yan. Ang gagawin po natin ngayon ay ipiprito muna natin yung pink salmon bago po natin siya isigang. Meron po tayong 2 siling pansigang. Lalagyan po natin ng luya. Ayan. Katamtaman lang po, 6 cloves of garlic, 5 pieces fresh tomatoes, 2 pieces small size onion, syempre ang ating pong pansigang, at meron po tayong small size na labanos, at isang taling, ito po ang ating mustasa. Okay, mamaya po ay gagayatin na natin o pre-prepare ang ating ingredients bago natin isalang. Inuulit ko, ito po ay sinigang sa miso, pink salmon. Okay po mga dudes, ayan po at nagsalang na tayo ng ating kawali para iprito muna yung ating pink salmon. Yan po. Pwede naman po ito ay luto ng diretso. Pero ngayon po ay pipreto po muna natin bago po natin sigam. Po. Pipinatalsik po. Yan. Kahit po hindi masyado tostado, basta maipreto po natin ang ating pink salmon. Inuulit ko, pwede po yan na hindi na iprito. Ayan. Para maiba naman, ipiprito natin. Ayan po mga dudes, at binalikan na po natin yung ating piniprito. Ayan, ganyan lang po, okay na po yan. At maya-maya ay ilalagay po natin yung isa pa. At habang po tayo nagpiprito ay ipiniprepare ko na po yung ating ingredients. Okay? Ayan po mga dudes. At medyo prito na. Tanggalin po natin at ilalagay po ulit natin yung isang natin ka. Okay? Set aside lang po natin. At yung huling piraso ng titira pa. Ayan. Kitayin po lang natin na maluto at sisimulan na natin ang pag-igisa ng ating sinigang sa minu, sinigang sa miso na pink salmon. At yan po mga dudes, at habang nagpiprito po tayo ay hinayit na po natin yung ating ingredients, yung luya, bawang, sibuyas, kamatis, labanos, at mustasa. Yan po ang ating miso. Okay po mga dudes, yan po. At luto na yung ating piniprito.
At sisimulan na po natin ang pag-iisa ng ating sinigang na pink salmon sa miso. Ayan. Patayin lang po natin ang apoy. Yung pong pinagprituhan natin, pwede po yan na dyan na po natin isalan or gamitin yung mantika. Painitin po natin muna yung ating kawali. Yung ating sigangan. Lagyan lang po natin ng konting mantika. Pangisa. Ayan. Kung naririnig niyo po may muhugong kasi po, sinabay ko po yung paglalabas. Ayan. Washing machine po yun. Konting mantika, okay lang po yan. Atin pong gagamitin sa ating pag-iisa. Unahin po natin yung ating luya. Sabay na po natin yung ating bawang. Yung pong luya, pwede po naman yun. Optional kung gusto nyo. Or kung wala, pwede rin naman po. Ayan. Isa lang po natin para sabay na po siyang naluluto yung luya at yung ating bawang. Ayan, isa lang po. Lagay na po natin yung ating sibuyas. Kisa-kisa, mga dudes! Ating pong kamatis, maraming kamatis, mas masarap. Ganyan po gusto ko pagka yung nagsisigang, maraming kamatis. Yan po yung kamatis, hintayin po natin na maluto ng todo, kumatas, lumabas yung kanyang katas. Okay, antayin po natin siya, lumabas yung katas. Okay pa mga dudes, yan po, kung nakikita nyo ay luto-luto na po yung ating kamatis. Ilalagay na po natin yung ating miso na tinunaw natin sa tubig. Okay, isa-isa lang po. Lagyan po natin ng 1 cup na tubig. At ilalagay na po natin yung ating labanos at siling pansigang para lumambot. Ayan. Sinigang sa miso, pink salmon. Takpan po natin. Yung pong kalahati, ito po ay 44 grams yung ating pansigan. Hindi po natin ito todo dahil sobrang asim po, malaki po ito. Pero lalagyan ko na po muna ng konting pampaasim. Ganyan po kasi ako kung magsigang, hindi ko po inihuhuli. Yan, para paglagay po ng ating isda ay kakatas na or tatalab na sa ating fish. Okay, takpan po muna natin at hintayin na maluto yung ating labanos. Okay po mga dudes, tignan na po natin. Ayan po, at nagkukuluan na. Lalagyan ko na po ng asin. Ayan.
to taste. Lagi ko pong sinasabi na ang alat, ang asim ay naaayon sa inyong panlasa. Okay? Maya-maya ay lalagyan na natin yung ating ipinirito na pink salmon. Siyempre po, inuuna natin yung labanos dahil yan po ay matigas. Okay. Ayan po. At ilalagay na natin yung ating fried na pink salmon. Ayan. Inuulit ko, pwede na po yung hindi na prito, direkta na po na isisigang. Ayan. Kukumpletuhin na po natin yung sabaw. Depende po sa sabaw na o dami ng sabaw na gusto nyo. Dinagdagan po natin ng 3 cups of water. Ayan. At hintayin po natin maluto or kumulo bago natin ilagay yung ating labanos at kukumpletuhin na po natin yung paasim. Okay. Kukumpletuhin na po yung asim. Ayan, inuulit ko na ang asim ay naaayon sa inyong panlasa. Hindi ko po itinodoy yung ating 44 grams na paasim dahil masyado pong marami. Takpan po ulit natin. Okay po mga dudes, tignan na po natin. Ayan po, nagkukuluan na, pwede na po natin tikman kung sakto na yung alat at yung ating asim. Approved! Tama-tama lang po yung asim at yung alat. Inuulit ko, naaayon po sa inyong panlasa yung ating asim at yung alat. Sakto-sakto din po yung medyo may kick ng konting anghang dahil po doon sa sili. At dahil nagkukulang na po, ilalagay na po natin yung ating mustasa. Okay. Sandali-sandali na lang po at luto na naman ang ating sinigang sa miso na pink salmon. Luto na po ang ating sinigang sa miso pink salmon. Sinigang sa miso, pink salmon. Happy eating mga dudes! So yummy!